Sinimulan na ng Bicameral Conference Committee ang deliberasyon para sa 5.26 trillion pesos na panukalang budget sa susunod na taon. Sa mga susunod na araw, pagtutugmain ng Senado at Kamara ang magkaibang bersyon nila ng 2023 budget. Kabilang dito, ang 215 billion pesos na inilipat ng Senado para sa ibang ahensya at programa ng gobyerno. Gayon din ang 77 billion pesos na realignment ng mga kongresista. Kabilang sa mga nirealign ng confidential funds ng ilang ahensya, gaya ng DepEd, DFA, DOJ at DSWD na nagkakahalaga ng 4 na bilyong piso. Inilipat ito sa kanilang maintenance and other operating expenses. Dati nang tinutulan ng ilang mambabatas ang pagkakaroon ng confidential funds ng mga ahensyang wala namang kinalaman sa intelligence gathering at national security. Sabi naman ni House Appropriations Committee Vice Chairperson at Marikina Representative Stella Kimbo, inadopt nila ang 8-point socio-economic agenda ng Malacanang. Kaya inaasahang magiging mas mabilis ang diskusyon tungkol sa magkakaibang probisyon. Ang magiging resulta ng BICAM, raratipikahan ng Kamara at Senado, saka ipadadala ang kopya ng panukalang batas sa Pangulo para mapirmahan. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.